Magandang umaga po. Ngayon pong araw ay gagawin po natin ang rabbit scripting with Dynamo. Kung pupunta po kayo sa inyong rabbit, under Manage tab, makikita niyo po na may Dynamo Player at saka Dynamo. So, itong dalawa pong ito ay built-in na sa rabbit. So, pag nag-install kayo ng rabbit, may Dynamo at Dynamo Player na. Otherwise, pag wala siya, i-reinstall nyo ulit or i-download nyo yung Dynamo mismo. So, pag in-open nyo po yung Dynamo Player, meron siyang mga ready default na mga script for free. At kung gusto nyo pa lang medyo meron ako, you can ask me for some copy kung gusto nyo lang po. At i-upload nyo sa inyong Dynamo Player. At anytime na gusto nyo gamitin, pwede nyo po siyang gamitin. So, halimbawa, meron sila ditong ad levels, in metric, and imperial. Meron silang calculate room occupancy load. So, yun sa mga mechanical, meron sila ng occupancy load. Pwede nyo gamitin. Meron din silang total length of selected items. Pag nag-measurement kayo, meron din siyang auto-generated na Dynamo. So, dito tayo sa update. Dito tayo sa duplicate sheet. Pag duplicate sheet po, pwede kayong pumunta sa floor plan or I would say, punta kayo sa inyong sheet views. So, sa inyong sheet views, sa baba nito, makikita nyo na pag pinlay nyo tong button, press play, yan, magra-run siya automatically. So, lahat ng mga sheets nyo, iduduplicate nyo. So, pag ito ay duplicate level, the same thing, iduduplicate nyo yung mga levels na meron kayo sa inyong floor plan. So, ayan siya, nagduduplicate siya ng mga sheets. Nag-stop na siya. So, puntahan natin yung ating sheets folder. Pag bumaba ka. So, alam niyo na po paano gumawa ng sheets. So, baba lang kayo sa inyong sheets folder. At saka sa inyong sheets folder, originally, meron siyang 1, 2, 3. So, dinoble, except sa cover sheet, ayun, dinoble niya. Dinuplicate niya. So, pwede mong i-undo. And then, okay mo lang. After that, lalabas na yung original. So, in-undo natin. So, pwede nyo rin i-undo yung mga nagawa nyo sa Dynamo Player. So, kung gusto nyo naman puntahan itong duplicate sheet, pwede nyo i-press itong pencil. Pagka-press ninyo neto, pupunta siya sa inyong script. So, ito yung script ng duplicate sheet. So, pwede nyo siyang i-modify based sa inyong need. So, yan po yung mga preset na meron na ang Autodesk Revit 2020. So, anytime, pwede nyo gamitin. Kasi minsan, pag mag-create sheets kayo, isa lang i-create niya. So, maganda tong duplicate sheet pag kayo ay nag-start pa lang ng inyong mga pages. So, gawa kayo ng isa, tapos i-duplicate nyo for how many times sa code block. Pwede nyo i-adjust yung 1 into 5 and whatever ilang sheets ang gusto nyo. Yun yung duplicate option ng code block. So, pagka labas nyo dito sa script na to, ang mangyayari ay press nyo lang no. So, lalabas ka sa Revit mismo. At so, i-close mo lang yung Revit player, ay Dynamo Player, at saka buksan mo uli yung Revit mo. So, ganun siya minsan, magkakamali kang pindot. Napindot mo yung
yung exit. So balik ka lang ulit. Hindi walang nangyari doon sa ano, sa file mo. So ibukas lang natin yung ating commercial sample project. So, pagkabukas mo, punta ka lang ulit sa Manage tab at pindutin naman natin yung Dynamo. Tapos na tayo sa Dynamo Player, dito tayo sa Dynamo mismo. So, ano po yung mga laman ng nasa Dynamo? So, pagka kayo ay bagong user, pwede nyong i-avail yung mga naan dito. Meron silang Getting Started, mga, tsaka kung meron kayong mga script na open, ayun, nasa recent folder siya. At pag ikaw ay gustong mag-create ng bago, punta ka lang sa new folder. So, nasa loob ng Dynamo, ng Revit ang Dynamo. So, makikita mo na open pa rin yung file na nandiyan. So, pagka-open nyo po ng iyong Dynamo, may blank pa po yung add-ons ninyo. Marami na kasi akong dinagdag. So, marami na siyang meron napapilate ko na yung add-ons. Pero by right, zero pa ito. So, halimbawa, gusto nyo magdadag ng add-ons, punta kayo sa packages. Under packages, meron kang manage, publish, pag may gusto kong i-upload, pwede direct. So, hanapin natin yung Dynamaps. I-discuss po natin itong Dynamaps later on. So, pag ikaw ay hindi naka-online, hindi mo pwedeng i-download yung mga packages ng Dynamo. So, i-close mo lang at kasi hindi niya mahanap. Pag hindi niya nahanap, i-close mo. And then, punta ka ulit sa packages. And then, i-enter mo lang yung Dynamaps or anong gusto mong package na i-avail. At saka, meron siyang arrow down. Pag in-install mo, yung latest version ang i-install niya. So, yan. So, yan po yung sample paano mag-download ng mga existing na mga Dynamo packages. Yun yung mga script na gawa na ng Dynamo Beam people. So, kung ikaw ay expert na, pwede ka mag-upload ng mga script mo under what name. So, ito na po yung mga add-ons na i-download ko. So, dito ka lang sa packages. Anything na gusto mong i-download, meron siya. So, ito naman yung nasa itaas. Ito yung mga existing na iyong pwedeng gamitin. So, halimbawa, pag meron ka ng pag na-download mo tong bibigay ko na script, halimbawa, for example, gagawin natin to later on pagka tayo ay pumunta sa presentation na kung paano gumawa ng script. For the meantime, i-run through ko lang kayo kung ano ba talaga itong Dynamo scripting. So, meron ako mga script dito na pwede nyo gamitin. Bibigay ko to sa inyo. So, gamitin natin itong create levels or column rotate. Ito, column rotate. Gamitin natin itong column rotate. So, ito yung pinakasimple na script. So, itong mga script, itong mga three boxes, makikita nyo yan dito sa iyong library sa right, left-hand side. So, halimbawa, itong select, meaning pupunta ka sa iyong file, sa model file mo dito. So, sa iyong file, wag mo siyang i-close kasi mag-close din yung Revit, yung Dynamo script na iyong in-open. So, punta ka sa iyong model at hanap ka ng column kasi ito ay column rotate na script. So, punta tayo sa site, view,
katabi mo ko na dyan. Tapos hindi mo makita yung column, punta ka dito sa baba. So anytime move out mo lang to, adjust natin. So punta ka dito sa gawin mong wireframe yung iyong view para makita mo yung mga columns. So ayan yung mga columns. So i-select mo yung column. So pag sineleck mo yung column, ang gawin mo is right hand click and select all instances. Kasi kailangan mo makita. Pwede mo i-duplicate para hindi mo magalaw yung original. So, i-duplicate natin. So, yan. Yung duplicate copy. So, i-select mo uli yung column. At i-right hand. Mali. So, yan yung family ng column. Select mo, select all instances, entire project. So, isi-select niya yung lahat ng column. Tapos, dito sa baba, i-select mo naman yung yan, select mo yung eyeglasses. Sa baba, select mo muna yung column, tapos yung eyeglasses, isolate category, ayan. So, na-select mo na lahat ng column sa iyong project, at saka pick mo yung select sa Dynamo. Pag-pick mo ng select, i-pick mo rin sa model, at isi-select niya na yung mga elements. So, yung mga elements, meron kang 5. So, i-set mo siya sa manual. And then, ito yung degree of rotation. So, halimbawa, gusto mo ng 45 degrees or what, pwede mo palitan yung value. So, pagka pinalitan mo yung value, yon, and then, okay ka na, ipupunta ka sa baba at irarun mo yung script. Pag narun mo yung script, makikita mo yung difference. So, nag-rotate yung iyong column. So, pwede mong palitan ng value anytime. Pwede mong ibalik din sa 90 degrees. So, it's up to you. So, every time na irarun mo, magrarun din doon sa iyong model. So, iyan po yung paggamit ng Dynamo script na meron na kayo or na-download nyo dito sa aking tutorial. So, iyan po. So, pag ibabalik mo yung iyong view, makikita mo na naka-rotate na yung iyong column. So, kung ibabalik mo sa 90, so, as long as hindi mo naku-close tong Dynamo script, andyan pa rin siya. So, yan. So, pag satisfied na kayo sa iyong run, so, pwede mo nang i-close yung inyong Dynamo. Pwede mong i-save or not. At pwede mong balik. Thanks for watching. See you again soon. Bye-bye.